So may sarili silang play area. So andun yung kennel, ayan oh, sa loob. So may stud session si Goku. Hi guys, so nandito tayo ngayon. Merong ano si Goku ngayon eh, may shooter, may shoot siya. Goku! Goku! Hi! Ayan, so magsushoot. Magsushoot, magsastud. Sige lang po. So may stud session si ano, si Goku. Nag home service kami sa Lipa. Ayan si Sir Aldo. Si Sir Aldo Yuson. Sa kanya yung dam. So later makikita natin yung itsura ng dam niya, napakaganda, maliit. So bagay na bagay sila ni Goku. So i-kennel visit na rin natin siya kasi maganda yung setup ng kennel niya. So para inspiration lang din sa ating mga breeders, makakita tayo ng magandang kennel. So guys, sikat na sikat daw sa Batangas, sila din may-ari ng Liam's Lomi. Sa mga aso nila. Anong pangalan sir nito? Trish. Merl. Hello. Hello. Come here. Natatakot. Ano, napaganda ng bahay ni sir. How did you start in the dog business? Actually, wala pa namang, hindi pa business siya talaga. Parang ano, parang business. Ano lang, dog breeding hobby, ganyan. Nung Christmas ng 2020, nais kong ang gift ko sa thesis ko, pet. So nagpunta ako sa kennel ni Gerald Marasigan. Yung na-feature sa GMA. So nagtanong ako, ang unang kukunin ko sana ay bug. Kasi nang abot ng budget ko eh. Tumaas na ng tumaas kasi walang available na pag na marirelease before December 25. Inalok siya sa akin isa pang breed. And then hanggang pinakita niya yung kauna-unahan namin Fred Shee Popoy. Ang budget ko 25. Mamaya makikita natin yung si Popoy. 25, nag-alok siya ng 30. Umabot na ng 60. Uh-huh. Sabi ko, hindi ko natitingnan yung iba. Napakataas na, layo na sa budget ko eh. Paglapit ko kay Popoy, unang napansin ko, lambing, lapit na lapit sa akin. Sabi ko, pare, okay bang breed ng first breed? Itong malambing talaga. Kasi hanap ko malambing na breed. Sabi ko, pare, malambing yan. Noong nakailang balik ako sa kanya, talaga lumalapit siya sa akin. Sabi ko, ito na. Kinuha ko, tuwa yung misis ko. Hanggang the following months, nalagdagan si Basha. Actually guys, ganun talaga pag may French bulldog ka. Isa lang ang hiling mo sa una, pero napakadami na ngayon. Oo. Ang nalagdagan, si Basha, tsaka si... Ayun, si Basha yung kanina. Hindi, si Trish to. Si Trish. Oh, last na nako. Tapos yung isa stud ni Goku, si Kokowa mamaya papakita namin sa inyo. Nagre-relax kasi nag-first session na siya nung Friday. Yun, naging tatlo-apat na sila, sabi ko, breed na lang. Breed na natin. So, yun, ito first breeding pag nagkataon si Kokowa. Si Kokowa. Ayun, so yan. Ako, makaka-ano kagad si sir ng Isabella Carrio. Bali kailan kayo nag-decide na mag full-time kennel? Kasi guys, mamaya makikita niyo yung kennel ni sir. Tayong mga breeder, mahilig tayong tumingin ng mga setup ng kennel eh. Pero pag nakita niyo yung setup ni kennel ni sir, parang maganda talaga siya. Nakaka-inspire kasi ako gusto ko rin ng ganun kennel eh. Sir, kailan kayo nag-start magpagawa sir? Tsaka paano niyo naisipan na, uy, magpagawa na tayo ng ano, kennel? Hindi ko alam exactly. Siguro mga around the August ng 2021. So medyo bago. Bago lang. Na-decide namin kasi lahat, nandun sila lahat sa terrace dati. Okay lang, nung isa, dalawa, hanggang naging tatlo, apat. Nung apat, medyo mahirap na linisin kasi 3 times a day, pinababa. Yun din. Yun yung problema ko sa kennel namin. Kailangan talagang linisin. Nalilinis naman namin, kaya lang yung oras, medyo mahirap. 3 times, 4 times a day. Tsaka magastos sa tissue.
So nagsabi ko kay Ana para maalagaan natin na mabuti. Si Ana yung misis ko. Patayo na tayo dito sa likod kasi may space naman. So yun, nag-consult ako kay Gerald at saka sa iba ko pang kaibigan na may experience sa trading. Paano set? Itong silang tumulong sa akin ng pagkano, kung saan yung banal. Kaya maganda guys, parang may system. Yun yung isa sa mga problema ng mga breeders eh. Ano yung sistema ng everyday mong paglilinis? Kasi importante yun eh. Ayan guys, so pupunta na tayo sa kennel. Ay, so ano palang name ng kennel nyo? Lucky Monkey. Lucky Monkey, okay. Ay, may mga ibon din si sir oh. Oo. Ngayon ko lang ito napansin ah. Oo. Meron din ibon si sir. Ito yung takbuhan nila. So may sarili silang play area. So andun yung kennel. Ayan o, sa loob. Ito may itsura ng kennels from afar. Ayan siya. Parang may sarili talaga siyang ano. Tapos, ito yung playground nila. Ganda. Tapos pag may araw, nasa shade kasi may onting puno-puno. So morning sun dito. So, oh, morning natural sun. Vitamin D. Oh, see? Ganda. Uy, meron silang ano, guys. Yan, so guys, papasok ko tayo sa kennel nila, sir. Yan, so itong area na to ay yung bath area nila na stainless. Pinagawa ata talaga nila yan. Yan, napakaganda. Tapos ito yung mga German Shepherd nila, sir. Tapos sobrang well-ventilated. Mayroon fluorescent light para sobrang kitang-kita mo lahat. At ang ganda, white na white. Mayroon din silang whiteboard, ayan, para pag may mga instructions sila sa kennel boys nila. Ayan, ayun, makikita nyo yung area talaga, guys. So, kasyang-kasya yung mga dogs. At saka medyo malawag yung cages. Tapos ito yung maganda, mayroon yung kennel nandun sa pinakagilid or pinakalikod area. Para pag nag, yan, pag nag-power washer kayo, didiretso lang doon. Itong part nito, ito yung mga cabinets ng mga dog food nila, medicine, mayroon din silang distilled water. So, ganda, napaganda ng kennel talaga nila, sir. Ayan. So, makikita na natin yung play area nila, sir. Ayan. Oh. Ito si Basha. Hello. Hello. Oh, ang ganda oh. Ito yung maglalaro sila dyan. Ganda. Isa sa mga dream lang natin yung magkaroon ng kennel eh. Dito na din sila nagpupupo. Dito na po. Dito na. Oh. Every morning pagkakain. Ito mo, ang ganda. Pero hindi sabay-sabay. Wala yung sabay. Ah. Yan, so syempre guys. Kailangan natin itanong to kay sir. At na-reveal niya kung magkano na nagastos niya dito sa kennel na to. Ay sinasabi niya worth $500,000 ang nagastos niya. So sobrang worth it naman guys. So yun. Para at least alam natin kung medyo how much yung range. Okay? Tapos na natin i-check ang kennel ni sir. Magkano na tayo? Start session ni Gogo. Tara guys, let's go. Ooh, hello! Hello! Ang guys, oh, napakaliit. Dito. Yan guys, so magsistart na tayo ng stud session. Ayan, mas excited pa si Goku kaysa dun kay sa magiging girlfriend niya kasi syempre sanay na siya sa AI. So yan. So yan, we tried normal sa una pero sabi ng shooter eh mas okay daw na mag-AI na lang. Mag-AI na lang kami guys para at least safe din. Kasi gusto ko lang ipatry din si Goku ng normal kaya nag-try kami kanina. Yan guys, sobrang cute ni Coco tsaka sobrang sweet niya. Ayan, at napakaliit guys para sa mga fat colors. Sa mga magagandang structure. So, abangan nyo guys, abangan nyo yung litter na to. Message nyo lang si Sir Aldi Lison. Ayan, napakaganda ng litter nito for sure. Half niya na yung magiging Isabella Carrier. Kapalandina!
Uy. Uy. Naglalandi na. Magod na siya. Dito, liit. Ayan, syempre, hindi mawawala ang B-roll ng ating bidang stud for today. Goku of Trap Bullies. And guys, so syempre, kailangan ko ipakita yung video ng lahat ng sides ni Goku para sa mga gusto mong pastud kay Goku, makita nyo. At yung mga hindi na makakapag-kennel visit, ay makita nyo na in video form si Goku. Ayan, so kung gusto nyo si Goku guys, ayan, message nyo lang yung Trap Bullies sa Facebook. So, ayan. So, pinapakita ko yung quality ni Goku. Sabera Carrier, Champagne Platinum. So, ayan. Sa mga gustong big bones, big head, at lower to the ground. Ayan, guys. Perfect fit sa inyo si Goku. Tsaka yung mga gustong mag-anap ng cream Frenchies. Ayan, guys. Makikita nyo na siya dyan. Ayan, so sa mga gusto ng mga cream Frenchies, bagay na bagay yan kay Goku guys. Nakapagpalabas kayo ng platinum at ng mga creams. Ayan, so syempre, to showcase natin yan si Goku. Ayan, so tapos na po ang session ni Goku. So yun guys, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe. And yun, thank you guys. Bye!